ang pagbabago ay mangyayari lamang yan kung kayo ay maghahalal ng bago. Mm. Kasi huwag kayong mag-expect ng pagbabago doon sa luma. Eh ano ngayon? Kahit sa ang logic nating tingnan, yeah, hindi mangyayari yung pagbabago kung luma. Yeah. Kailangan magkaroon tayo ng mga bagong ideas. At ang bagong pinakamagandang ideyang bago ay baguhin natin ang konstitusyon. Dahil kailanman, nagkaroon na po tayo ng pinakamatatalinong presidente, pinakamatatalinong senador, pinakamatatalinong Congress. Eh, kumpara nyo naman, talagang nandun na lahat ng pero bakit nandito tayo? Bakit ganito pa rin ang kalagayan ng Pilipinas? Ang problema natin, sistema ng gobyerno. What's up mga tol? Senador Idol Robin Padilla, inilabas ang salaubin at inihayag kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa kanyang ipinaglalaban na palitan ng saligang batas ng ating bansa. At Idol Senator Robin Padilla, kinabiliban at inanga naman ng maraming netizen, lalong-lalo na ng kanyang mga taga-suporta dahil nga sa kanyang malinaw na pagpapaliwanag at ng mga nakakakilabot na mga binibitawang salita patungkol nga sa kanyang ipinaglalaban na ito. Ako lang mag-isa, pambihira naman, 24 yan. Ano magagawa ng isa? Kailangan tulungan po ninyo ako. At iyan, mag-uumpisa lahat yan. Uulitin ko po, sa 2025. Diyan po natin dadamputin. Diyan po natin makikita kung gusto nyo talagang magkaroon ng pagbabago sa buhay po ninyo. Itong eleksyon na to, huwag nyo po ninyo itong palagpasin. Dahil wala na pong ibang panahon pa. Hindi po sa 2028, masyado na pong matagal yun. Kailangan itong 2025, mag-desisyon na po kayo. Kung tayo ba ay tatapak na paabante? O nakatayo na lang tayo rito? O gusto nyo ito, paatras tayo? Nasa inyo po yan. Wala na po sa aming kamay. Kasi ako hanggang ganito lang. Taas ng boses, salita. Wala po ako magagawa. Hanggang ganito lang ako. Mm-hmm. Mm-hmm. Nasa inyo mga kamay. Tandaan nyo, ang pagboto, yan ho ang pinakamalakas na kapangyarihan ng isang citizen, ng isang bansa. Yung pagboto. Ito yung kapangyarihan na di pwedeng tanggalin sa inyo. Ito yung kapangyarihan na nasa inyong kamay para tayo ay umusad. Sa naganap nga ang interview ni Idol Senator Robin Padilla sa SM9 News, isang araw makalipas ay ibinahagi niya nga ang kanyang salubin at kanyang pagpapaliwanag kung bakit nga ano nga ang nangyari sa kanyang isinusulong na baguhin ang saligang batas, lalong-lalo na nga ang constitutional amendments. At dahil na nga rin ay matagal nang hindi napag-usapan ang kanyang isinusulong na ito, ay maraming mga netizen, lalong-lalo na ang kanyang mga taga-suporta, ang mga nagtatanong kung bakit nga ano ang nangyari sa kanyang isinusulong na ito. At sa video ito nga mga tol, ay sasagutin at ipapaliwanag nga ni Idol Senator Robin Padilla sa kanyang naging interview sa SM9 News ilang araw makalipas. Ang isa sa mga katanungan ito, panoorin natin ang itong mga clip na ito. Yan. Senator, okay. Alam naman natin na itong amendment sa economic provision hindi na-approvan for whatever reason na sinasabi ng ating mga kasamahan mo sa Senado. Ano ba ang biggest hurdle na encounter mo nung ipinupush mo sa kanila itong idea ng pagbabago ng saligang batas? Ano yung pinakamalaking hurdle? Yun lamang po talaga, yung sa term extension, term extension limits. Opo, yun po talaga. Gagalawin yun. Uh-huh. Opo. Yeah. Siyempre, matagal ng issue yan. Yeah. Yeah, luma na yan. Panahon pa ni FBR, yan na yan. Yeah. Oo, kaya sana maharap na namin ito. Itong pagkakataon na ito, yun na talaga yung ipa-file namin. Diretsahan na. Yeah. Kailangan natin talaga ng term, pag-usapan na yung term extension and another term. Yung sa totoo lang, nakikita ko talaga, may problema na tayo dito. 36 years na siguro naman, pag inisip pa natin na wala pa tayong problema, ewan ko na. Sabi nga ni Einstein, alam mo, meron siyang sinabi, yun daw,
umaasa-asa ka ng change pero hindi mo naman binabago, eh wag ka nang umasa sa change. Parang salita paulit-ulit na lang tayo. Insane. Ngayon, Senator, sa mga hindi nag-agree sa'yo, sino ba yung pinakamalakas na boses sa kanila na hindi natin gagawin yan, Senator Padilla. This is not going to happen no matter what you do. Sino ba yung pinakaganyan? Meron ba tayong senador dyan na talagang by hook or by crook hindi papayag na magbago ang konstitusyon? Kasi naka-oath ako eh. Kasi nag-usap kami niyan sa executive session. Bawal yan sabihin kung sino. Mm. Pero majority yon. Majority talaga. Hindi sila sang-ayon pa dyan. Mm. Oh, pero ako naman, naniniwala ako pag dumating ang panahon na mismong ang mahal nating Pangulo na Bongbong Marcos ang magsasabi na prioridad natin ang economic provision, amendahan natin, sigurado ako lulusot yan. Lulusot yan. Nagkataon lang na walang bas-bas kasi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kaya hindi umaksyon yung ating mga kasamang senador. Okay. Ngayon, Senator, ano ang maitutulong namin? Kaming mga mamamayan, ako gusto ko to. Gusto ko itong constitutional reform. Gusto ko nang mabago ang saligang batas. Gusto ko nang umunlad ang Pilipinas. Gusto ko nang makita na meron tayong saligang batas that actually protects the Filipino and every interest ng kada Pilipino. Ano bang pwede namin gawin, Senator? Malaki. Malaki po. Una, gusto ko pong ipaalam sa mahal nating taong bayan na mapalad po tayo dahil lalahatin ko na po, no? Itong mga senador po ninyo ngayon, matatalino, magagaling, mahuhusay, at masasabi kong nandun yung passion. Kaya lang, meron lang po tayong isang bagay na nakikita natin na naniniwala pa sila dito po sa 1987 Constitution. Ang mahihingi ko po sa inyo na tulong sa taong bayan ay dumating po yung panahon na maniwala naman po tayo sa mga kandidato na maaring hindi kilala, walang pera, pero naniniwala na kailangan na nating baguhin ang 1987 Constitution. Kasi hanggat yung mga nakaupo na mga senador ay naniniwala na kaya pang iangat ang bansa ng 1987 Constitution, mananatili na lang po tayong dreamer. Mahirap naman yung gusto mong nananaginip ka ng gising. Kailangan. Yung masarap managinip nang tulog ka. Tulog. Pero pagkagising ka, nananaginip ka rin, may problema. Opo. Kaya sana, dumating po yung panahon, na, katulad po, ng 2025, dadating. Yan na ang midterm election natin, mga ka-3PM. Marami na naman pong gustong bumalik. Na mga nakapagsilbi na ng ilang termino, magagaling po yan. Ha? Wala akong sinasabi na hindi magagaling yan. Magagaling yan, mga matatalino yan, mahuhusay yan. Pero hindi sila naniniwala na kailangan baguhin na natin yung sistema. Kung ikaw ay ilang taon na, ilang termino na, nakatapos ka ng 12 taon, babalik ka uli, ilang taon ka na naman magseservisyo, pero ang bansa naman natin ay hindi naman umuusod, sa totoo lang, hindi nga tayo status quo. Yeah. Sana man lang kung status quo tayo, hindi. Mm-hmm. Ibig sabihin, kung sana man lang, cruising lang tayo, hindi naman tayo cruising . Lagi tayong, hindi natin alam kung kailan tayo iikot, hindi natin alam kung kailan tayo babaliktad, hindi tayo stable. Kaya sana, pagdating po ng parating na eleksyon, ako po ay mangangampanya. Mangangampanya ako sa mga kandidatong hindi kilala, walang pera, pero naniniwala na kailangan na nating baguhin ang konstitusyon. Unang dapat nating baguhin, inshallah, ipahintulot ng Panginoon, ay maging unicameral na lang tayo. Bumalik tayo sa unicameral. Isang house na lang. Mm-hmm. Wala ng Senado, wala ng house. Parliamentary form of government. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi po, kung titingnan po ninyo, sa buong Asia, lahat ng progresibong bansa, sa Southeast Asia na lang, sabihin na lang po natin, Singapore, sabihin natin, Malaysia. Yan ay Korea. Yan ay parliamentary. Japan. Mm-hmm. Opo, mm-hmm. Napakalaking bagay po kasi kung unicameral na lang tayo. Bakit, Senator? Sa paggawa lang po ng batas, mabilis na yan.
Ibig sabihin eh, sa ngayon po kasi magdi-deliberate ang House. Magdi-deliberate ang Senado. Mag-uusap 'yan, may first reading doon, may first reading dito, may second reading doon, may second reading dito, may third reading doon, may third reading, magbabaykamera, nagkasundo yung dalawa, pinadala sa presidente, ibibito ng presidente dahil hindi niya gusto. Ilang bilyon ang ginastos doon. Ibibito lang ng presidente. O pagka-unicameral na tayo, pag-parliamentary na tayo, lahat ng gusto ng Prime Minister, yun lang ang tatrabahuhin ng parliament. Ibig sabihin, walang sayang na oras. Yeah. Ang magiging ano dyan, napakaganda niyan isipin, Senator. But meron kasi tayong tinatawag tayong mga Pilipino, may trust issue tayo eh. Diba? Okay, ang magdidesisyon lang ay ang ating Prime Minister. Siya lang. Tapos sa magtatrabaho, lahat na nasa House. Okay. But how can we be sure that what that person, kung sino man niya mapanatili natin dyan bilang Prime Minister natin, eh gagawa ng para sa bansa? Napakagandang tanong. Eh babalik ko naman. Ako hindi sasagot ng isang dreamer lang. Uh-huh. Ako'y sasagot, ang isasagot ko ay historical fact. Uh-huh. Ikompara mo ang buhay natin nung parliamentary tayo sa panahon ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Yeah. Na sinasabi nilang yung presidente na yung nagloko. Ikompara nga natin sa panahon ngayon. Tingnan natin kung anong mas maayos na buhay at ang mas maayos na politika. Kayo na po ang sumagot. Kayo na po ang sumagot. There you go. Apo. Hindi naman ako sasagot ng wala sa kasaysayan. Yeah. At saka lang walang basihan. Walang basihan. Apo. Kayo na po ang mag-research. Yeah. Apo. Yeah. Consider natin ang pagpapalit ng konstitusyon, kagaya ng sinasabi ng ating magiting na senador. Walang masama kung ikukonsider natin na umunlad naman tayo na ang nagdidesisyon ay yung talagang may mga alam na. As what the Senator Robin is saying, magpalit tayo ng mga tao, di ba? Opo. Ayan, si Senator Padilla, nalait-lait ka pa nung tumatakbo ka, Senator, hindi ba? Marami Opo. Ang bumabatiko sa'yo, marami ang ayaw sa'yo, na kung ano-ano sinasabi tungkol sa'yo. But ako personally, kilala ko po kasi si Senator Padilla, his heart is in the right place. Yan naman ang sigurado tayo. Opo, tsaka alam mo, pare ko, wala akong Messiah syndrome, gano'n? Yung iniisip ko na ako ang magbabago sa Pilipinas. Hindi po. Ako po, ang isa lang po ang aking paniwala ko. Ang pagbabago ay mangyayari lamang yan kung kayo ay maghahalal ng bago. Mm. Kasi huwag kayong mag-expect ng pagbabago doon sa luma. Eh ano ngayon? Kahit saang logic nating tingnan, yeah, hindi mangyayari yung pagbabago kung luma. Yeah. Kailangan magkaroon tayo ng mga bagong ideas. At ang bagong, pinakamagandang ideyang bago ay baguhin natin ang konstitusyon. Dahil kailanman, nagkaroon na po tayo ng pinakamatatalinong presidente, pinakamatatalinong senador, pinakamatatalinong Congress. Eh, kumpara nyo naman, talagang nandun na lahat ng pero bakit nandito tayo? Bakit ganito pa rin ang kalagayan ng Pilipinas? Rin tayo? Yeah. Ang problema natin, sistema ng gobyerno. At yun ang problema natin. Sa gobyerno. Opo. At mababago natin yan, yung mga nandyan sa gobyerno, kung bago yung sistema. Kasi itong sistema na to, perfected na nila kung paano nila paikot-ikutin. At hanggat, tandaan po natin, ito, fact ito. Ako naman, nakikiraan po ako sa mga mahal nating abogado. Marami naman akong kaibigan na abogado. Marami din akong staff na abogado. Uh-huh. Ang mga batas natin, hanggat hindi nagiging kasimple lang ng Ten Commandments, ang batas laging pagtatalunan. Kailangan ang paggawa ng batas natin in simple words lang. Yeah. Eh, Diyos nga, gumawa ng 10 utos, napakasimple. Yeah. Kailangan ganun ang batas natin. Hindi tayo gagamit ng mga salita na pagdidebatihan pa. Ang abogado ang hilig sa debate. Yeah. Yeah. Lahat ng bagay gusto nila pagdebatihan. Kaya dapat magkaroon tayo ng mga batas na hindi na kailangan pagdebatihan. The simpler the better. Ang pinakamasakit pa niyan, may mga batas na pumapasa na sasabihin, o sige, iwan na lang natin sa Supreme Court. Sila na lang ang magdesisyon kung constitutional ba itong ginawa nating batas o hindi. Yeah. Pare ko, hindi tama yun. Yeah. Dapat pag gumawa tayo ng batas, kailangan precise. Kung ano yung gusto mong sabihin, yun na yun. Hindi na tayo dapat magdebate. Wonderful point from Senator Padilla, like from Alexander of UK. Federalism can empower regions in the Philippines, fostering local governance and tailoring policies to specific needs, ultimately strengthening our nation's unity through diversity.
Beautiful. Nandito na po tayo, Senator. Kung nasaan, kasi kagaya nung nag-guest ka sa akin nung kampanya, di ba nagtatanong ang ating mga ka-3PM? Magtatanong na po ang ating mga ka-3PM. Andito na tayo sa portion sa pagbabasa ng comments or questions for Senator Padilla. Unang-una, si Susan Gangan. Good evening, Luz Biminda. Hello, Sir Peter. Panalo sa guest, Senator Robin. Thank you. Sabi ni Ken, watching from Oros, Cagayan de Oro City siguro ito, ano? Si AJ Sanchez, idaan sa referendum muna, kagaya sa ibang bansa, gaya ng Chile, Thailand, etc. Kulang sa impormasyon ang taong bayan. Pwede natin isabay sa 2025 BSKE ang referendum. Opo, ganun naman po talaga ang ano ang sistema. Dadaan ka talaga sa referendum. Kaya lang, di ka makakarating doon kung di ka papasa sa Senado. Kongreso. Kasi kailangan muna talaga pumayag yung dalawa. Uh-huh. At sila magkasundo na makakaroon tayo ng referendum. Eh ang problema, hindi tayo nakakarating dun. Hindi tayo nakakarating dun sa second step, kumbaga. Wala. First step ka, ala. First step, wala. O, kaya sana, kung makakaroon tayo ng mga senador na naniniwala dun na kailangan talaga natin magkaroon ng pagbabago ng batas bago magkakaroon ng referendum. Exactly. Doon natin tatanungin ng taong bayan kung payag ba kayo o hindi. At saka tayo rin po ang mag-a-approve yan dahil may plebiscite pa yan pagkatapos yan. Yes, yun yung referendum. It is our vote that will say yes or no to the constitutional change. Yes. Oo. Yeah. Ayan, Senator, dapat baguhin ang batas na tumanda na wala namang nagbago. Sabi ni Odette Dima Felix, dapat talagang baguhin. Andito na tayo. Saan na ba natin dadamputin or saan na ba natin? Saan mo gustong papuntahin itong advokasya mo? Saan mo gusto siyang makitang pumupunta? Sana una natin tanggapin ng taong bayan. Tanggapin ng taong bayan na manggagaling sa kanila. Kasi laging tinuturo, hindi, sa manggagaling yan sa Congress, manggagaling yan sa Senado. Hindi po, manggagaling po sa inyo yan kung sinong iboboto ninyo. Kasi hanggat ako lang mag-isa, pambihira naman, 24 yan. Ano magagawa ng isa? Kailangan tulungan po ninyo ako. At iyan, mag-uumpisa lahat yan. Uulitin ko po, sa 2025. Diyan po natin dadamputin. Diyan po natin makikita kung gusto nyo talagang magkaroon ng pagbabago sa buhay po ninyo. Itong eleksyon na to, huwag nyo po ninyo itong palagpasin. Dahil wala na pong ibang panahon pa. Hindi po sa 2028, masyado na pong matagal yun. Kailangan itong 2025, mag-desisyon na po kayo kung tayo ba ay tatapak na paabante o nakatayo na lang tayo rito o gusto nyo ito, paatras tayo. Nasa inyo po yan. Wala na po sa aming kamay. Kasi ako hanggang ganito lang. Taas ng boses, salita, wala po akong magagawa. Hanggang ganito lang ako. Nasa inyo mga kamay. Tandaan nyo, ang pagboto, yan ho ang pinakamalakas na kapangyarihan ng isang citizen, ng isang bansa. Yung pagboto. Ito yung kapangyarihan na di pwedeng tanggalin sa inyo. Ito yung kapangyarihan na nasa inyong kamay para tayo ay umusad. Thank you very much, Senator Robin Padilla. There you have him, mga ka-3PM. Lagi natin tatandaan ang laging sinasabi ni Senator. Ako lagi, pag napapanood kita kasi, Robin, Senator, your passion is really inspiring. Nakakabuhay ka ng spirito ng pagiging makabayan. And tonight, hindi kami na shortchange. Andiyan ang iyong puso para sa bayan, andiyan ang iyong puso para sa mamamayan, para sa pag-unlad ng Pilipinas. At saludo kami sa iyo, Senator Robin Padilla. Salamat. Salamat po. Pare ko, congratulations uli. Maraming salamat po uli sa SMNI. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!